What's up everyone? Good looking daddy here. In today's video, magkwentuhan tayo ng konti. So, alam niyo naman guys, medyo mainit na, no? It's summertime. And a couple of weeks back, my wife and I, pumunta kami sa appliance store. And napansin ko while going through the store, ang daming taong nagtatanong and nag-i-inquire about aircon. You know, inverter aircons, you know, window type, split type, mapaanong klaseng aircon man yan. So, I realized this might be the best time for me to share our experiences nung binili ko yung aircon namin online in Lazada and the specific aircon that we're currently using today, the Samsung Digital Inverter Split Type Aircon. So, let's get right into it. Okay, so let's start off this video by sharing yung experience namin from buying an appliance in Lazada. And I guess it goes the same way kapag kabibili ka rin sa other online platforms. Basically, there are three main reasons why I opted to buy online. The first one is of course yung price. I think it's general knowledge already na kapag bibili ka from these online platforms, it's kind of mas mura compared to going into the appliance centers and buy outright from there. Second is the convenience of just staying at home. Di na ako lalabas. And the third, which I think is very important, is having that option to choose from different brands, different price ranges, and what is the type of installation na gusto mong gawin? All at the convenience of staying at home. Gusto mo ba mura pero ikaw mag-i-install? Pwede. Gusto mo medyo mas mahal tapos libre ang installation? Pwede rin. Yan ay ang options na pwede mong gawin if you're gonna buy online. Kasi kadalasan, kapag pupunta ka sa appliance centers, kadalasan libre na yung installations doon or kasama na yung installation sa pagbili mo. One of the things to look out for when you're buying online is you're gonna have to look for your own installer for this kind of devices. It can be good, it can be bad. This is the biggest factor to the experience of buying something like this. Okay siya kasi pwede kang mamili ng the best contractor for you if you go to the route na ikaw ang mamimili ng installer or ikaw ang mag-i-install. Most of the time kasi yung libre na installation is yung back-to-back installation lang. So for example, yung indoor type mo nandito, tapos yung outdoor mo nandito lang din. So parang magkaganon lang siya, yung tubo nasa gitna lang na ganon. Ngayon, kung yung installation mo medyo mas mahaba, hindi yung back-to-back, let's say for example, tulad nung amin, yung indoor namin nasa sala, tapos ilalagay mo yung outdoor sa may balcony. Medyo mahaba-haba yung tubings na gagamitin doon. So mapapagastos ka, magagastos ka pa apart from the free installation na makukuha mo from the appliance center. Isa pa, if you're gonna use your own contractor in installing your aircon is pwede mong hindi tipirin yung installation mo. Yung installation ko dito sa amin, I was able to choose what is the best type of installation. Kung mapapansin ninyo, may cover yung tubings dito sa amin. Kadalasan kasi yung mga libre, naka-expose yung tubo. Mapapansin ninyo yun. Yun nga lang, kailangan mo maghanap ng your own contractor or reliable contractor, no? Kasi syempre, like what I said kanina, this is the biggest factor to the experience. Ang dami-daming horror stories ng installation ng aircon online. Punta ka sa home bodies, marami dyan. So very, very important na reliable at mapagkakatiwalaan mo talaga yung contractor mo. At syempre, huwag mong tipirin kapag magpakabit ka na. Personally, I was very happy in buying an aircon online. Particularly, nabili ko yung aircon na gusto ko at the best price possible. And the great thing about it is, hindi ako kailangan magsettle sa free installation kasi ang binili ko talaga is yung unit na hindi kasamang installation. Naturally, mas mura talaga yung unit. Tapos, meron talaga ako na pagkakatiwala na magkakabit ng aircon ko. Sabi naman ng seller, the unit is covered by Samsung Service Center, which is 1 year sa parts and 10 years for compressor. Ngayon, pag-usapan naman natin itong particular aircon na meron kami. Itong Samsung Digital Inverter Split Type Aircon. Generally, yung Samsung, meron siyang bad reputation in aircon. Di ko sure why. Sabi nila, madali daw masira, mahina magpalamig. Pero for me, personally, okay naman yung aircon na nabili ko. It is already 1 year and counting. Hindi pa naman ako pinahiya nito. Ang features na meron siya, pretty basic for modern split type aircons. May remote of course, and yung modes na meron, of course yung timer, eco, auto, cool, dry mode, fan, and meron pa siyang extra na fast and quiet. Sa ibang brands naman ng aircons, kadalasan same lang rin. Iba lang yung tawag nila sa auto, sa fast, sa cool, iba lang. Pero for sure, same lang yung
the process of how they do it for the, for each type of modes. The design is very subjective, alam nyo naman yan. But for me, in my opinion, malinis tignan yung kay Samsung. How the indoor display is located on a black screen, yung may 25, 24, ganyan. Kadalasan, other brands, pare-parehas yung look nila na naka-blend yung display niya sa plastic, no, yung puti. Dito, madidistinguish mo na one look at the aircon, Samsung kagad siya. Pagka nanonood nga ako sa vlogs ng iba, tapos nakikita ko yung aircon doon, tapos may liit na black doon, alam ko na eh, Samsung kagad. So, may kita mo kagad yung, madidistinguish mo yung type of model na meron ka. One feature din na meron siya is there is a filter on top of the indoor device. It is easily cleaned by soap and water. And as per manual, ang advice is every 2 weeks ang cleaning nito. Now, the two biggest questions lang naman talaga usually kapag bumibili ka ng aircon is, number one, lumalamig ba? The answer is yes. Yung condo namin is around 25 to 30 square meters plus merong room na pinapalamig pa. Even at just 23 na setting, giniginaw na kami. And kadalasan naman ang setting na pinakamalamig niyan is at 16, no? Hindi kami umaabot doon, hanggang 23 to 25 lang kami. And kapag stable naman yung temperature ng room, nasa 27 na lang namin siya nilalagay. Now the second question is, nakakamura ka ba sa inverter type ni Samsung? Ours is used daily from 2 PM to 12 AM. Around 10 to 12 hours used daily. Ang nadadagdag sa kuryente namin is around 2,500 pesos on a monthly basis. Kung kukumputin mo siya, let's say 25 days lang kami nasa bahay, around 10 pesos per hour. Seems like industry standard naman tong 10 pesos per hour na yan. Which is a good thing kasi ibig sabihin, matipid talaga yung inverter type ni Samsung, yung inverter technology ni Samsung. And kaya niyan lumaban to the brands na mas mahal lang presyo because actually there's a lot. So to sum up this video, okay naman bumili ng major appliance online. Specifically something like a split type aircon. Syempre, ang benefit mo talaga is makakamura ka. At ang convenience na hindi ka nalalabas, you can compare prices right there, just a few clicks. May kita mo na kagad and mapupusuan mo na kagad kung anong brand ba ang gusto mong bilhin. Probably magre-research ka lang mga 30 minutes to 1 hour and then mapipili mo na kung anong gusto mong bilhin, no? Mas maganda lang talaga if may idea ka na how to install your aircon. The best way to go about it is pa-survey mo muna sa isang aircon technician, pa-survey mo muna yung bahay mo and ask magkano rin yung magagastos mo because each and every installation is different. The Samsung aircon namin, wala akong pagsisisi talaga on buying this. Usual brands na price range nito, nakalaban ni Samsung is Extreme, Matrix, Hisense, TCL. Yan ang mga kasabayan na prices nito, no? Yung mga Carrier, Daikin, LG, malaki na pinagkaiba ng presyo niyan. Usually, umaabot na around 30 plus thousand. Wala sa budget range nito yon kasi si Samsung nasa around 20 plus lang to, 1.5 horsepower na yon. So, mura talaga. So, dun sa price range na yon, eh, nasabi ko naman kanina kung sino yung mga kalaban niya, I'd rather go Samsung, mas mapagkakatiwalaan ko. Hindi pa naman ako napapahiya nito from my 1 year of usage. Malamig at matipid siya sa kuryente namin. So that pretty much sums up this video. Like this video if it actually makes sense to you, no? And if you wanna see more of this kind of video, mga reviews, gamit sa bahay, etc., etc., you know, consider subscribing para ma-support this channel. And as always, stay good looking!